Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, search mo siya sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. And by the way, birthday niya na ng October. So, magbibigay siya ng free reading. Pipili siya ng maswerteng 10 subscriber dito sa ating channel para mabigyan ng free reading sa kanyang birthday, okay? At sa sampuri naman mula sa kanyang group or sa kanyang page. So, mag-like ka at punta sa Facebook, punta ka, sali ka sa group ni Jing Tarot Reader. So, yun. And sa page niya, mag-like ka rin doon. So, maganda kung active ka sa comment, lalo na dito sa ating comment section dito. Okay? So, anyway, let's start. Palace of Swords is here. Justice card, the Ace of Wands, and the Tower. Bottom of the deck is the Devil. I can see an ending of something, like ending of I don't know, let me clarify. Iba-iba, halo-halo yung nakikita ko, but let me clarify, to be clear lang. Clarify the Tower, please. So, yan, yung iba, ending ng communication, connection with someone, the Page of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, energy, maybe, yeah, Aries, Leo, Sagittarius is also here. I can see an ending of maybe choices. I can see someone na very immature. So, pwedeng ending regarding dito sa immaturity or something dito sa taong to na immature. And I feel like for some of you, maybe in the past, willing kang mag-take ng risk. But now, parang ayaw mo na, nililet go mo na yun. Yung paghihintay at pag-take ng risk. So, nililet go mo na yon. Maybe in the past, willing ka mag-take ng risk, but now, hindi na talaga. So, pwedeng ikaw ito na nag-e-end ka regarding... Ay, yung iba sa inyo, it's good na kung yung immaturity mo yung nag-e-end dito. Kasi, yung iba, hindi ibang tao to. Ikaw to mismo na nagiging immature. Tapos, tinatanggal mo na yung pagiging immature mo na yon. Okay? Regarding sa mga decision mo sa buhay, sa pagiging immature mo mismo, dahil nakaka-apekto ka sa mararamdaman ng ibang tao para sa'yo, maybe for some of you, if you are dealing with someone or in a relationship, so kung ano yung tingin mong hindi magiging okay para sa taong to, tinatanggal mo yon. Because you are being immature nung time na yon. So tinatanggal mo yung immaturity na yon. So for some of you, this is you being immature and then you're ending that immaturity. Now, yung iba naman, that could be a person na kadil mo and this person is medyo immature, yan ang pwedeng nag-i-end kung ano man yung connection na meron sa inyo. So, iba-iba talaga. So, yeah, maraming cards yung lumabas. What's with the Ace of Wands? The Empress is here. I can see you no longer hiding. Yeah, kung ano ka talaga with regards to your friends, with regards to your family. I can see you showing your true colors and napakaganda nito. I can see you showing your talents at kung ano yung mga meron ka, kung ano yung mga kaya mong ipakita pa. And you are no longer hiding, you are no longer feeling na nakakahiya or whatsoever. You don't care anymore sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kasi you feel like i-judge ka nila or you feel like pangit yung magiging tingin nila sa'yo. But you no longer feel na kailangan pang itago ito. So yung iba sa inyo, maybe regarding ito sa mga bagay na itinatago mo in the past. Pero willing ka nang ipakita kung ano ito. And with the Three of Cups, yung iba itinago mo siya but... I don't know what's the reason behind kung bakit mo tinago.
Pero ngayon, I can see you showing it. And magbubunga actually ito sa'yo. Magbibigay siya ng success and support sa'yo. The Three of Cups is here. So, maybe this is regarding your friends na you are very lucky pagdating sa kaibigan. Hindi ako nakakakita ng kaibigan na tatraydorin ka. Bagkos nandun yung pagmamahal nila sa'yo. And kung ano man yung mga itinago mo in the past or mga nagpapalungkot sa'yo, hindi ka nila hahayaan na maranasan or maramdaman ito. So, I feel like itong mga taong ito nandyan lang sila to support you. So, what's with the Justice card? The Justice card is clarified by the Nine of Cups. Wow, this is success regarding your career. Regarding this, maybe new beginning. Yeah, sabi ko nga, pwedeng unti-unti mo pinapakita yung mga kakayahan mo kung ano yung meron ka. And I can see nagbibigay ng success la. Yan. The Nine of Cups is a success card. This is, can you see, sa paligid niya, nandito yung puno-puno ng cups and puno-puno ng mga fruits. So, makikita mo talaga. Matalino ka kasi eh. As you are very artistic person. Ayan. Maybe magaling kang mag-write, mag-sulat. Yan, yung magsulat. Hindi ko sinabi maganda ang sulat, pero marunong ka mag, pwede ka maging manunulat. Magaling ka mag, ano, ng poem or tula. Maggawa ng istorya or mag-deliver ng message. So, I can see you being that. Or a person who is very creative, very artistic. Maybe you know arts. You know how to make music. Ganun. So, yung artistic, pagiging artistic mo, na pwedeng ito yung may kinalaman sa new beginnings na ito, and then ito yung nagbibigay or magbibigay ng success sa'yo. Yeah, this is the Ace of Coins, so this is regarding new beginnings na pwedeng minsan mong tinalikuran or hindi pinansin, pero magbibigay talaga ng success ito sa'yo once na ipakita mo sa iba kung ano yung meron ka at talento mo. Okay? What's with the Palace of Swords? Okay, the Palace of Swords is clarified by the Magician. Yeah, also a very artistic person. This is someone na very entertaining. So, pwedeng itong kung ano man ito ay nagbibigay ng entertainment, kasayahan, naaaliw yung mga tao sa kung ano man ito mga ipinapakita mo na ito. So, sabi ko nga, ito ay pwedeng magbigay ng success sa'yo with the Palace of Swords sa bagay na parang, or sa lugar kung saan parang napupuno ng stress ang mga tao. Pwedeng, hindi naman necessarily kayo or ikaw. So, pwedeng ito ay sa trabaho or sa business. So, I don't know. But, pwedeng yung mga taong kung ito ay negosyo, yung mga customers, yung mga kliyente, yan. Pwedeng puno sila ng stress. So, yung simpleng maipakita mo, na i-entertain mo sila, natutuwa sila sa ginagawa mo, sa nangyayari. Sa nagbibigay ito sa kanila ng parang, wow, parang gusto kong balikan itong lugar na ito or gusto kong bumalik dito sa'yo. If you are a businessman or you do have a lot of clients, babalik at babalik yung kliyente mo dahil natutuwa sila sa pinapakita mo, sa nakikita nila sa'yo. Kumbaga, hindi nakakasawa. Parang ganun. Anyway, the Fool is here. Yeah, the Fool. As you can see, this is also the Joker. Yung costume niya is the Joker. So, that's also an entertainer. So, if you are a person who is entertaining people or nakakapagbigay ka ng aliw sa mga tao sa ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang yan. Magbibigay yan ng King of Coins energy sa'yo. This is you being successful. This is you being happy with what you have. Dahil, deserve mo yan. Deserve mo yan. Okay? And you love what you're doing, by the way, with the Ace of Cups. Mahal mo or gusto mo yung ginagawa mo. So, tell me more for Earth sign, please. This is for the future. Punta tayo sa future. In the future, you do have here the Chariot, the place of the Palace of Cups, the Star, and the Eight of Cups, the Five of Swords, and the Seven of Wands. Nakakatuwa to, no? Kasi in the future, nakikita natin na maabot mo yung pangarap mo.
ng mabilisan. Yan, ang ganda, 'di ba? Mabilisan mo with the Chariot. This is a fast energy, mabilisan mong maaabot kung ano yung pangarap mo with the Palace of Cups kasi pinuno mo ng pagmamahal ito. No? Yung parang hindi lang basta binuo mo. Yeah, if for some of you, especially if you do have business, so binuo mo yung lugar na yun, binuo mo yung place na yun, hindi lang basta binuo mo siya, minahal mo siya. Okay? And yan, sa trabaho, ganun din. So, yung trabaho, kung ikaw may trabaho, pinuno mo na pagmamahal yung trabaho na yan, tinanggap mo kung ano yung mga meron dyan. And nakita natin yung pag-a-adjust mo dyan sa lugar na yan, so nakikita natin na mas mabilis ang success para sa'yo. And you do have here the Eight of Cups. This is regarding your future na unti-unti. Can you see that? It's like you're stepping. Ayan, papaakyat ka na, oh. You are already here. No? So, I can see three. Yeah, parang mga three steps. This is one, two, and three. So, malapit ka na sa three. So, ngayon, nandito ka na sa two. Which is, yung number two kasi sa numerology, it's regarding decisions. So, may mga decision kang ginagawa ngayon na nakakatulong para marating mo itong number three na ito, which is the growth sa'yo. Okay? Para mas mag-grow ka. Number three sa numerology, it's about growth. So, para ma-achieve mo yung growth na yan, yung may mga decision kang ginagawa ngayon na nakakatulong para ma-achieve mo yan. And next is growth, which is papunta na yan sa star, which is this is your pangarap, your goal sa buhay. And kung makikita mo na dito yung moon, yan, this is your imagination. The moon is regarding your imagination, your creativity, and you're using that para maabot mo itong star, which is yung pangarap mo. Okay, you're using your imagination, your creativity, etc. And you do have the Five of Swords and the Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius energy. So, in the future, nakakita tayo dito ng I don't know, I see this as a, kalaban, kaaway. They are no match eh. Alam mo yun. Wala silang match sa'yo. Hindi ka nila kaya. Bakit? The way I see this, you are the one holding the wands. You are the Seven of Wands, okay? And then maybe these people is holding the swords. The Five of Swords. So sabihin na natin na you are the one holding the wands. Okay, oo nga, kahoy lang ang hawak mo. But your kahoy is may ilaw, may lights, or may power, may magic. So anong mas mananalo, yung magic or yung sword lang na wala naman? Alam mo yun? Parang, actually, I can see this as the way this person is holding the swords is like panangga lang dun sa magic na meron ka or power na meron ka. And you are full of actions. Punong-puno ka ng actions. Sa kung ano man yung ideas mo, gagawain mo talaga yan. A-actionan mo talaga yan. But these people is just full of ideas. Full, punong-puno sila ng mga ideas na sa isip nila. Pero hindi nila yun ina-actionan. Wala lang. Pangarap lang. Ideas lang. Ganun. So, they are no match to you. Hindi ka nila kaya. And you are ready to fight the real battle. Okay? Ready ka na makipag-challenge, makipag-laban, at kayang-kaya mo silang pabagsakin. No? Kasi sa galing mo. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.